taken and taped. So I don't see anything wrong, maliban na lang kung it was being done na para kay Mr. ay bawal at pinagsasabihan niya na wag, and patuloy pa rin ginagawa ni Mrs., yun po yung may problema doon. Based on his statement po, excessive po yung nagiging paggasto. At para bang wala pong pakialam sa kanya at wala pong concern sa kanya bilang asawa. Magkano po yung mga perang binibigay po ni Mr. Yu kay Mrs.? Amounting to 1.5 million. Who? He's on his statement. 1.5 million? Na yun daw po ay unti-unting binabayaran, subalit hindi pa po talaga totally na ibibigay. So nagbigay siya ng 1.5, tapos sinabi niya kay Mrs., okay, panggastos natin yan, pakasama na niya kay baby lahat ng mga bills. Tapos ngayon, sinimot ni Mrs.? Sabi, Mr. Yu, ito ang deo. Kasi, olmadong po, buhay nante, olmadong po, dukin na yan po. Gipanda po. $1.5 million. Mrs. Yu, sana punta po yung 1.5 million, ang laking pera po noon. Sir, hindi po talaga totoo yun. Hindi po talaga totoo yun. Kasi po, magmula, kasi po, ang totoo po niya, nagsusugal po siya, tsaka mag-iilang araw po siya bago umuwi sa bahay. Nagsusugal po siya sa kasino po, tapos pinupuntahan po minsan, tapos sabi ayaw pa niya umuwi, pag ako lang mag-isa umuwi, o kaya yung kasama ko yung anak ko, ayaw pa po niya umuwi. Ano pong trabaho ni Mr. Yu, Mrs.? Tourist guide po siya, sir. Ng mga Koreano? Yes po, tourist guide po siya ng mga Koreano dito po sa Cebu. Nung ano po kasi, nung 2017, nag-start po ako bilang online seller, hindi na po ako humihingi sa kanya. Humihingi na pang ano, pang bayad renta sa bahay, tapos yung mga daily needs namin mula nung nag-start po ng online seller. Mr. Go, pwede pakitanong kay Mr. Yu kung meron siyang ebidensya ng infidelity o pag-cheat ni Mrs. sa kanya? Okay po. Okay, etang name niya sa'yo. Pusi, pusi, kuwi ni Tunggo ka, isin ita. Tunggo yo? Ne, ne. Ku wife ka kaya kan, ku cheat, ku Tunggo ka siya. Meron po tayong evidence po. Okay. May pinatala po na dito. May mga screenshots po and photos po. Okay. And screenshots po ng conversation po. Ginulat mo ako rito, akala ko walang may papa. Ma'am! Po? Meron po siyang pinadalang picture dito na may kasama kayong lalaki. Medyo chinito rin na lalaki. Sino po ito, ma'am? Sir, kaibigan ko lang po yan. Angelo po ang pangalan? Opo, kaibigan ko lang po yan. Bale, college friend ko lang po. Bakit yung po sinusubong ari niya? Bismillah. Hindi po yan totoo. Ma'am, meron picture dito. Ang dami mga picture na sumusubuho kayo. Yan po, sigurong dahilan ko ba't umiyak siya ngayon. Ang dami po, sir, mga iba-ibang situation, iba-ibang damit nyo rito na kayo po'y may sinusubo. Sir, yan po. Alam ko po, nagkamali ako. Nagkamali ako. Pero nang dahil lang din po sa kanya. Pero hindi na po yan na ulit. Okay. So, nagtataka ako bakit na-dismiss ng korte yung ipinahal niyang kasong infidelity sa iyo, samantalang matibay itong mga ebidensya. Maliban na lang kung hindi niya po na-forward to nung magkasuhan kayo at that time. Attorney Gary Tungol ng AXIS? Yes, okay. Yung bang ebidensya na hawak ni Mister labang kay Mrs. na si Mrs. ay merong mga picture na may sinusubo na ari, yan ba'y matibay na ebidensya sa korte para makunbik or may akyat sa judge yung kasong adultery labang kay Mrs.? Yes, sir. Napakatibay na ebidensya na to. At the very least, automatic na ang probable cause dito. Kasi yung pictures na po na yan is clearly identifiable na si Mrs. talaga yan. It shows her already in the sexual act with another man na hindi nga asawa. Eh, yun na po yung substance ng adultery, which is the crime that is proper to be charged. Hindi po material na nag-file na dati si Mister ng case against her. If there is new evidence to prove the fact of adultery, pwede po natin i-refile yan. Matibay na evidence. Hindi ba ito maging double jeopardy kasi na-dismiss na siya sa judge? Ano nila mo? Mrs., sa judge ba na-dismiss o sa piskalya pa lang? Sa piskal. Sa fiscal pa lang, Atty. Garrett, so pwede pa to i-refile? Pwede pa, Sir Rafi. Ang dismissal po sa fiscal, hindi po siya nag-a-amount sa double jeopardy. So pwede pa po tayo mag-refile using the new evidence we have. Okay, can Mr. Yu use these pieces of evidence na para sabihin sa korte, hindi karapat-dapat na maging nanay ng anak ko, itong si Mrs. Yu, and therefore I would like to have sole custody of my child, and then I would like to bring
the child to Korea. Pwede po natin gamitin tong grounds to get the custody of the child from the mother. Kasi nga po, ang primary interest ng courts when determining kung sino ba mag-aalaga sa bata is the best interest of the child. Eh dito po, Sir Rafi, makikita natin na sa iba ang interest ni Mrs. Hindi po sa pagpapalaki ng pamilya, it's more promiscuous matters ng kanyang inaalagaan niya, hindi po yung kanyang pamilya. Okay, sandali po, Atty. Garrett. Mr. Go, paki-explain yun kay Mr. Yu. Okay, 선거를 사용하여 북쪽의 작성을 해서 막지하게 하겠습니까? 다시 한번 얘기해 주세요. 네, 그 선거를 사용하여 걱정해서 그 작성을 해방하시겠습니까? 네. Okay. He wants to file the case though, for using the evidence. Refile ang case. Yes, pwede rin siya. Okay. Mrs., meron daw din kayong gustong sabihin na kaso against your husband? Nag-file po ako ng bawsi case po sa kanya kasi po sinasaktan niya po ako. Nubugbog niya po ako. At meron tayong video? Meron po tayong video, Idol Rap. Mr. Go, nakita niyo po yung video ng pananakit ni Mr. At dahil po dyan, nag-file po ng kaso si Mrs. labang kay Mr. Yu. At nanalo po si Mrs. Umakyat po ito sa judge. Nagkaroon ng probable cause because of that evidence, the video. At may nilalabas na warrant of arrest yung korte. Now, hindi umaten sa hearing itong si Mr. Yu, kaya merong bench warrant of arrest outstanding ngayon. Alam mo yon, Mr. Go? Yes, sir. Sabi mo kay Mr. Yu, merong outstanding warrant of arrest against him na pwede siyang damputin anytime. Yes, siguro namin na kay Victoria attaching ng buhay ko. Kasi buhay ng kanseral din ni Yuga. Okay, again, there is no reason what